Kailis POV. Bala ko na si Thunder lingunin at tanungin kung bakit at para saan. Ang kaso ay nasagot din ang katanungan sa isip ko. Matapos nahagip ng mga mata ko ang mga ankle boots na tumabi sa bota niya. Napatitig ako roon at kinilala kung kanino sila. Thunder, thank you for waiting, sir. Doon tayo sa may lilim na maayos. May mesa naman and we can discuss our plans. Boses pa lang alam kong si Mila yun. Sino pa ba? I even watch how their feet walk away together. Pagangat ng tingin ko'y kita ko pang nakaangkla ng bahagya ang kamay ni Mila sa kanya. Inalis ni Mila lamang yun ang pagkadating sa mesang tinutukoy nito. Ngunit kulang na lang ay alalayan niya ito makatayo lang sila ng maayos. Magkaharap sila, nakayuko pa ng bahagyang palapit sa mesang katawan ni Mila. Her ample cleavage is on display in front of the eyes of the Thunder. Nung tumawa pa siya ay gumalaw ang mga yun. Binabalandra? Lumipat ang tingin ko kay Thunder. I don't know if he is looking at the valley of her breast or what. Basta na kay Mila ang attention niya. Buong attention na tila ayaw patakasin ang anumang galaw nito. Dapat ba may pakialam ka, Kylie? I got tense. Why do I care? Baka gusto niya si Mila. Tapos ang usapan kung gusto nga niya ang babae. At tingin ko ay dapat hindi ko naisipin yun, ngunit naalarma ako. Sumikip ang dibdib ko sa naisip, pakiramdam ko, nababawasan ako ng hininga. So I remove my hoodie jacket, leaving me with my sando, the cold breeze of air embraces, my exposed skin. Napahagod pa ako sa braso ko. Hindi ko na sinutang jacket at binhul na lamang yung sa bewang ko. Gusto kong huminga at iwasan na silang tingnan. If they are in a relationship, then it's not my business. I am not here to flirt. I am here for myself and for my ruined profession. Ma'am Kylie, punta na tayo. Nilapitan ako ni Nardo. Ngayon na ba? Tanong ko habang pinupusod ang buhok ko. Napakamot ito sa kilay niya, tinuro ang truck. Paalis na kasi yung isang truck. Dadali na doon ang mga buko. Nilingon ko ang truck at handa nang umusad. Ganun ba? Sige. Lumapit kami sa truck at kinausap ang driver noon. Pumayag naman, sa gitna si Nardo at sa gilid naman ako katabi ng bintana. Ayos ka lang ba, Ma'am Kylie? Tanong nito kapag uwan. Ayos lang. May hinang sagot ko matapos makita ang dumaan na sasakyan ni Thunder. Ang tingin ko'y napako sa sasakyan niyang bukas ang bintana. I pursed my lips when I saw Mila sitting beside him inside his car. Tumatawa pa ito ngunit si Thunder ay hindi. I didn't startle. Even when he gave me a little glare. Ngayon naman galit sa akin. Katabi na nga niyang crush niya, hindi pa rin siya masaya. Umiling ako. Nakitawa na lang sa usapan ng driver at ni Nardo. Ano sabi ng tatay mo? Tanong ng driver kay Nardo. Pinag-uusapan nilang pag-asawa raw nito. Sabi niya dapat daw yung marunong maghugas ng plato. Sa dami ng marunong nahihirapan akong pumili. Sabay silang tumawa ng driver kaya naman nakitawa ako. Tapos mamaya kalahi mo pa yung mapili mo, sagot ng driver. Sa biyahe ay pinilit kong tumawa at mangiti. Ang hirap pumili ng mapapangasawa. Ang iba kasi basta gusto nila, pwede na. Not realizing that they would live together for a very long time. Kaya ba minsan ang iba hindi sinuswerte? Minsan kilala mo na nga ng matagal, magagawa ka pang saktan. We should all be careful when deciding who we want to be with. Don't just settle for less. Know your worth. Tumigil na sasakyan sa parang bahay ng kamalig, simentadong sa higat maninis. Inabutan pa ako ng gloves at hairnet ni Nardo. Yan ma'am, pangalis yan ng balat ng buko. Tinuro nitong isang machine. Hindi naman kalakihan at bakal pa. Marami pang katulad nun na nakahilera. May tao sa likod na nag-o-operate. I don't know how this machine works. Ang sabi ni Nardo, may handy tools naman daw yon. Tapos anong gagawin sa binalatan ng buko? Aalisin naman ang shell. Tinuro nitong katabing machine na may rotating disc cutter. Hindi lang din yon isa. Marami ring machine doon at mahirap tandaan lahat. Pero nakapokus ang atensyon ko sa Copra Oil Press. Pangunahing inangkat ng Self-Coco Farm ang Copra Oil. In demand sa ibang bansa, Ma'am Kylie. Tumasang kilay ko't napangisi. Talaga? Sa bagay, halos mga shampoo and other products ay gumagamit ng coconut oil. Tumungo ito bago ako hilain palabas dahil may magtatrabaho na doon. Hindi na kami pwede sa loob. Akala ko talaga i-harvest. Tapos benta lang ang process sa ganitong farm.
Nahihiya pa akong tumawa sa kakaunting kaalaman ko. Yun ang mabilis, Ma'am Kylie, kaso mura. Umiling pa ito. Ngumiti ako ng tumabing niya matapos malingon ng sina Thunder at Mila. Nagsasalita ang babae at may pinapakita sa cellphone niya. Pero si Thunder ay mariin na nakatingin sa gawin namin. Tuloy ang nawalang ngiti ko. Ngayon naman nagagalit na nga. Napailing ako at nilingon na lamang si Nardo. Tara na, Ma'am Kylie. Akmang hahawakan itong siko ko, ngunit may nauna nang humila sa akin. Bahagyan ng laki ang mga mata ko at nilingon ng salarin. Madilim ang tingin ni Thunder kay Nardo at kahit yata mabuting empleyado niya ito ay kagagalitan niya. Thunder, ano? Naputol ang sasabihin ko't napahawak sa dibdib niya matapos niya akong hilahin ulit palapit. Tila hindi balak napakawalan. Nardo, isabay mo si Mila sa truck. Ihatid mo sa opisina. Uuwi na kami ng Ma'am Kylie mo. Dinianan pa ni Thunder ang huling sinabi. Napakurap ako't hindi yung inaasahan. Hindi ba dapat ay si Mila ang isipin niya? Nilingon ko sa gilid niya si Mila na walang ngiti sa mga labi. Kunot-no at inip ang tingin. Nasalubong ko pa ang tingin nito, ngunit hindi naman ako inirapan. Tumango lang ito bago walang salitang tumalikod at lumapit kay Nardo. Hinatid ko pa ito ng tingin nang tumungo kay Nardo habang pilit binabawi ang kamay ko mula kay Thunder. Ang akala ko ihahayaan na ako ni Thunder at bibitawan. Ang kaso'y banayad niya pa akong hinilaw sa sasakyan at pinagbuksan ng pinto. Nagdalawang isip pa akong pumasok. Takot na harapin ang galit niya kahit hindi ko naman alam kung para saan yun. Maglalakad na lang ako. Gusto mong malumpo sa haba na lalakarin mo? Sa malamig niyang boses. Napatikom ako ng mga labi at tahimik na pumasok sa sasakyan. Ayaw na gumawa pa ng argumento sa pagitan namin. Hindi rin naman ako mananalo at may punto rin naman ito. Mabilis itong tumungo sa driver seat at pumasok. Kagad niya rin pinaandar ang sasakyan palayo. Nakita ko pa sa salamin sa bintana ng sasakyan ang nakatanaw na si Mila sa papalayong sasakyan namin. Manhid ba siya? Sa tingin ko gusto siya ni Mila. Akala ko pa naman ni gusto niya rin ng dalaga dahil sa pinakita niya kanina. Ngunit bakit inayaan niya si Nardo maghatid kay Mila? I look at the man beside me. His eyes were fixed on the road on the way to his home. I stared at his knotted brows, pointed nose, and down to his sexy thin lips, which were currently pursing. How many girls drool over you? Wala yatang makalapit na kahit accountant mo na ipigil pa ang sarili. Pagkarating sa bahay ay agad akong bumaba at tumuloy sa kusina. Kumuha ng baso at sinalinan ng malamig na tubig, diretso ko pang ininom yun. Pilit pinapatay ang sumisiksik sa isipan kong ako ang piniling ihatid ni Thunder. Normal lang yun. Sa isang bubong lang tinutuluyan kahit ganun. Huminga ako ng malalim ng maramdaman ng pagsunod niya. Kita ko pang pagsandal ni Thunder sa gilid ng mesa. Umarkong kilay ko na dumapon tingin niya sa mga balikat ko. Walang habas siyang nakatingin doon at tila galit pa. What? Taas kilay kong tanong. Hindi niya inalis ang tingin sa litaw ko mga balikat. Tingin ko ay kung pwede lang niyang sunggaban ay kanina pa niya ginawa. Don't show too much skin when you are in public. Saan hinubad mo na lang yung sando mo para hindi na sila napagod kakaisip kung anong nasa likuran niyan? Tinalikuran ni Thunder akong nakaawang ang labi dahil sa sinabi niya. Hindi makapiniwalang sinermonan niya ako dahil sa sando ko. Samantalang si Mila ay halos kakarampot lang ang telang suot ay hindi niya kinagalitan. Is it because he likes her sexy body? I gritted my teeth and wanted to power this cold water into his face, not accepting any of his anger. How about your sexy Mila? Won't you scold her? I shouted. Paano nasa Laguna kayo? Napangat ang tingin ko sa kanya mula sa pagkakatingin ko sa cellphone. Nasa bewang isang kamay nito at ang isa ay hawak ang telepono na nakadikit sa kanyang tenga. He's wearing black jogging pants and a muscle tee. Kunot-noot masama ang tingin sa gate. Kaninong sasakyan ang dala niyo? Kay Draco? Nadako sa akin ang tingin ni Thunder na kinaayos ko ng upo sa bench. Lumapit siya at nilagay ang isang kamay sa sandalan ng bench. I remained stiff, not daring to make a move. Ayoko makialam pa sa mga gawain niya. Mahirap ang mapahamak sa mga kamay niya. Okay, fine. Pakisuntok mo na si Kalisto. Masyadong chismoso. He then dropped the call. Hintayin mo ako dito. Aalis tayo. Utos ni Thunder. Napakunot-no ako at hindi makuha ang sinabi niya. Basta na lang siyang pumasok sa bahay at paglabas ay nakashirt na siyang puti. Sinarado pa niyang pinto. He walked straight to where I was. Napatayo ako na kinahagod niya ng tingin. But that stare almost chilled me. Especially when it became dark as he glanced at my leggings and a plain crop top pink shirt. Hindi naman sobrang crop top ngunit tingin ko'y masama sa paningin niya. Handa ko na sana sabihin magpapalit ako kung galit man siya ngunit napirmin lamang ang labi niya.
Let's go. Nauna siyang naglakad ngunit marahan niya akong hinila sa palapulsuhan ko palabas ng gate. Hindi sa palob na Buko Farm ang tungo ng lakad niya. Patungo kami palabas sa malaking gate. Humawak ako ng mahigpit sa hawak ng cellphone at bahagyang hinilang kamay mula sa kanya. Kinakabahan sa init ng mga palad niya at sa hatin itong kaba sa dibdib ko. Ngunit hindi ako nagwagi. Mas humigpit lamang ang kapit niya sa kamay ko. San ba tayo pupunta? Sa lubong ng mga kilay ko ngunit hindi pa rin ito sumagot. Bagkus ay bumilis ang lakad niya kaya naman bumilis din ang lakad ko. Napabuntong hininga na lamang ako't napailing. Andali lang naman sagutin ang tanong ko. Hindi pa niya magawa. Thunder, totoo bang balita? Nahuli mo pala? Bahagyan ng laki ang mga mata ko sa narinig na boses at talagang namilog pang mga yun pagkakita sa lalaking matangkad na may freckles sa mukha. Kung tamang alaala ko, siyang lalaki sa club na nabangga ako. Talagang akong hanap nila noon at kaibigan nga ito ni Thunder. Nasa na ba ang nagpakalat? Kukutongan ko lang. Si Thunder na ngumisi na nakakaloko. Natahimik ako sa sagot niya. Bahagyang nagulat. I know him as a firm man. Pero hindi ko alam na may ganitong side siya. There's the man. He's happily talking to his wife. Sige, kutungan mo. Suportado kita. Tinapik pa na lalaking balikat ni Thunder. Tsk. Kinasal lang napaka-tsismoso na. Ingos ni Thunder. Tumawa ang kausap ni Totsomenyas kay Kalisto na gilit-leeg bago tinuro si Thunder. Tumawa lang hulit yumakap sa bewang ni Melissa. Sana sasakyan ni Draco. Ayun no. Tinuro nito kung nasaan nakasandal si Nakalisto. Isa yung jeep, golden yellow ang kulay. Hindi mukhang bago, hindi rin naman mukhang luma. Niloloko niyo ba ako? Nangunot ang noon ito't sumama ang tingin sa sasakyan. Hindi pa ito nakontento. Lumakad ito palapit sa driver's seat ng jeep. Kaya naman natangay niya ako pasabay. Doon ko lang tinatantong hindi pa rin niya binibitawan ng kamay ko. Draco, where's your wealth man? I'm expecting an SUV, not an old-fashioned jeep. He cringed. Tumawal na laking nasa harap naman ni Bala. Marami itong tattoo pero mga matay asul. Tipid muna. May binubuhay ako. Tawa nito. He groaned and gave his friends a death glare. Ngunit imbis na maasiway, tinawanan lamang nila yon. Binubuhay? Alaga mo lang naman sa ibaba ang binubuhay mo. Namamakyaw ka na supporter? Ngumis ito. Nalaki ang mga mata ko sa sagot ni Thunder at naiskandalo. Pakaramdam ko ay nagiinit ang magkabila ang pisngi ko. Gago. Taong binubuhay ko't hindi hayop. Kumunot ang noko ng pareha silang natawa ng bahagya. Nailing pa itong nakagat ang ibabang labi. Akala ko ba galit? Your darling teacher is getting confused. The man with freckles stated as he got nearer. Napakagat labi ako't napayuko ng bahagya. Wala ko narinig na sagot sa kanya. Nagulat na lang ako noong akbayan ako ni Thunder at nilalayan papasok ng jeep. Nandun na sila Melissa. Nasa kanan sila habang sa kaliwa kami. Ang lalaki may freckles ay sumakay sa passenger seat. Apat lang kami nakasakay sa loob. Napakaluwang tuloy. Nang pasadahan ko ng tingin ng mga kaibigan niya, tila tinamaan ako ng hiya. Where is our first destination? Tanong ni Kalisto. Nakasandal dito si Melissa na pasimpleng kumaway sa akin. Kaya naman binigyan ko ito ng ngitit kinawayan pabalik. Huwag muna tayong lumayo sa liliw. Sa St. John the Baptist Parish Church muna tayo, sagot ni Thunder. Prenteng sumandal. He took his hand out of his own mind. Nakahinga ko ng maluwag na kinalingon niya. I don't know, but I felt grasped, uncomfortable and tense with his skin touching mine. It feels like it's burning, though he doesn't light it up. Rigel, narinig ko na pinatigil mo raw ang pagpapagawa ng bahay mo. Tanong ni Draco sa lalaki na sa passenger seat. So Rigel is the name. I am investing into something. May binabalak ako sa farm, sagot nito habang nagtitipas sa telepono niya. Nanatili ako nakamasid sa labas ng bintana at hindi masundan ang usapan nila. Binabalak? Sa farm lang ba? Si Kalisto na pinalo sa braso ni Melissa. Siyempre, pati sa kapatid niya, kailan mo ba itatali? Asar ng katabi ko. Imbis na magulat sa sagot niya ay nangiti ako. He's very talkative around his friends. Ang akala ko'y puro lamang siya bossy. Mga gago, hindi ko nga siya kapatid. Rachel protested. Doon ko lamang na proseso ang usapan nila. In love sa kapatid niyang lalaki. How do you feel na forbidden kayo, Riggs? Asar ni Draco. Mahinang natawang katabi ko maging si Kalisto na sinasamaan ng tingin ni Melissa. We're not forbidden. She's meant to be mine in the first place. Ngumisi ito bago tumingin sa telepono niya. Forbidden and incest, bulong na katabi ko. Sa tingin ko'y narinig pa rin yung ni Rigel dahil lumingon ito sa gawin namin at sinamaan ang tingin si Thunder. Hindi kita gagawing ninong. Naginakit na sagot niya. OMs, nabuntis mo na? Eksahider ang tanong ni Melissa. Maging ako'y naalarma. Ang hirap naman ang sitwasyon niya kapag ganun.
He shook his head and gave us a smirk. I'm not Castor. Hindi pa, pero malapit na, puto ni Draco. Sinuntok ito ng bahagya ni Rijal. Matalim na tiningnan at kung masisipa lang siguro ay gagawin niya. Hindi pa pala, huwag mo muna akong pangarapin na maging ninong, asar ng katabi ko. Ngunit mahinang tumawa si Rijal na kinakunot ng noo ko. Sa kasal, Santillan, hindi kita kukuning ninong sa kasal ko. Ginsin ito. Hindi ko alam pero sumabay ako ng tawa sa kanila. Tumatawa kami habang ang katabi ko'y nakasimangot. Dumiin ang tingin niya at umigting ang panga. Nailayo ko pang kamay ko sa takot na baka yun ang puntiryahin niya. Pilit ko rin pinigilan ang pagtawa ko. Grabe, Thunder. Ginawa kang matanda, si Kalisto, na hindi mapigil ang ngisi. Thunders kasi ang galawan. Tinanon ba naman? Asar ulit ni Rijal na binigyan pa ako ng isang sulyap. Nawala ang ngiti ko. Wala sa loob na napakapit ako sa braso ni Thunder. I know they are referring to me, but it sounds a little offensive. Kagat kong dilat pinipigilan ang sumagot. Hindi naman nila alam ang kwento kaya at hindi ko naman kailangang ipagtanggol ang sarili. Mas umigpit ang kapit ko sa braso niya ng kanyang kinalingon. Ang akala ko ay magsasalita si Thunder ngunit umiwas siya ng tingin. Hindi tinamang paratang ng mga kaibigan niya. Does that mean he really did think we elope? Tana na't hindi niya ako balak na pakawalan? Is this the church? Ang ganda? Sumilis na umiwalay sa asawa niya. The church is in a kind of baroque architecture with brownish bricks. It may look old, but that's what makes it amazing. I got mesmerized by its intricate designs. Wow, buti na lang pumasyal tayo. Wala sa loob na sambit ko. Hindi ko maialis ang tingin sa natatangin itong ganda. Sa tagal kong binalak na maglibot sa lugar ay ngayon palang natupad. At ang sarap sa matang pagmasdan ang simbahan. May ilan pa doon at ilang mga kanayon. Turista, I'll tour you around kapag may ekstrang oras pa tayo. Naramdaman ko itong pumesta sa gilid ko. Naitikom kong bibig ko sa sagot niya. Hindi ko naman siya inobliga. Abala si Thunder sa farm at kay Mila, kahit hindi na ako aasa pa sa pasyal na pangako niya. Kylie, dito! Sinenyasan akong lumapit ni Melissa kaya naman agad akong tumungo doon. Makalayo lang kay Thunder. Sa tuwing malapit sa lalaki, hindi mawala sa isipan kung nagtanan kamit ngayon. Nagbabahay-bahayan. That cannot be. He brought me here, but I didn't give him consent. No choice lang ako. Umiling ako't pinaksi yung sa isipan. Nilapitan ko na lamang si Melissa na nasa tapat ng pinto ng simbahan ngunit malayo. May ilan pa kasing tao doon. Let's pray, Kylie. Bungad nito bago pumikit. But instead of closing my eyes, I look at the church. This old church shows that even though many disasters have occurred, it will remain standing and amaze its countrymen. Hindi ako pumikit, nanatili ang tingin ko sa simbahan. Ilang relasyon na kayang pinagkaisa nito? Ilang sanggol ang bininyagan? Ilang dasal ang pinagbigyan? Ilang kumpisal ang naringgan? At ilang nagpaalam na ang dumaan? I smiled. I pray that this church will remain standing on the ground even if all those who have visited it have passed away. I want my future children to see this. Napaawa ang mga labi ko sa naisip. My future child? Napukarap ako sa naisip at kusang sinalaki ng kabandibdib ko. Paano ko naman ibabiyahe yung anak ko rito kung hindi taga rito mapapangasawa ko? I am thinking of Thunder as the father? No way! Tapos ka na? Let's go! Umangkla sa braso ko si Melissa na siya rin kinabalik ko sa realidad. Lumakad kami patungo sa kabilang gilid, akala ko kung saan ang punta namin. Nilingon ko pa ang mga kasama namin na nakasunod sa likod at tila nag-aasaran. Ngunit pagbalik ng tingin ko sa harapan ay bahagya ng laki ang mga mata ko matapos makita ang maraming tindahan ng tsinelas. Ang dami, bulong ko. Lahat ata na nakita ko sa online at maging sa syudad ay meron dito. Melissa laugh. Marami talaga yan. Liliw is the footwear capital of Laguna. Pili tayo. Hinila ko nito papasok sa isang store. Nalula ko sa dami ng klase ng tsinelas, sapatos, heels at iba pa. What do you think of this? Hinarap sa akin ni Melissa ang flat na sandals na may pink na ribbon. Cute at mukhang relaxing isuot. Tumango siya at lumapit sa area na maraming ganon. Sa tingin ko naghahanap siya ng size niya. Tininan ko pang ibang style na meron sila. I got hooked on those red high-heeled sandals. Sa tingin ko, 3-inch din ang taas nun. Napanguso ako at naalalang cellphone lang ang bitbit ko. Nakagat ang ibang labi. Gusto ko kaso, wala akong dalang pera. Hinawakan ko yun. Tiningnan ko pang size. Sakto at 8 yun. Makapal ang heels niya at may pulang leather sa unahan. Napabuntong hininga ko at binalik yun sa pwesto. Binalikan ko na lang. Babalikan ko na lang. Hindi ko pa naman inaalis doon ang kamay ko ay may kumuha na doon.
"You want this?" he asked, whispering near my ear. Nilingon ko to't nakitang sinusuri ni Thunder ang sandals. Sinalyapan niya pa ako't nakinalikot ng tingin ko. "Sana," bulong ko. "Bumagsak ang tingin ko sa heels. Babalikan ko talaga yun kapag nagka-oras na. Bilhin natin." Nalaki ang mga mata ko nang binigyan niya yun sa tindera. Binayaran at agad na sinupot. Inabot niya pa sa akin. Nanginig pa ng bahagyang kamay ko pagkakuha. "Bayaran ko na lang sa bahay." Ngumiti ako at hinawakan ng maayos ang supot. Hindi ko yung tatanggihan dahil gustong gusto ko. Ngunit tila gustong magbago ng isip ko matapos makitang mag-apoy ang kanyang birding mga mata at gumitang isa sa kanyang mga labi. "Noted," he murmured. "Mahal ako maningil at hindi ako tumatanggap ng pera, Miss Kylie." He even looked down at my body which made me shiver. Pagkatalikod ni Thunder ay gusto kong umirap kaso nakatingin ang tendera. Ang yabang, katawan lang talagang habol niya. Napiramin na lamang ang mga labi ko bago sumunod sa kanila. "Kylie, eto ang sayo." Inabutan ako ng plastic ni Melissa. Umawa ang mga labi ko na makita ng mga flat sandals na may ribbon na pink. "Bakit? I mean, thank you. Gusto ko machi-machi tayo. Riggs, bigay mo sa sister mo. Draco, oh, baka may babae kang pagbibigyan. Itong isa kay Aviana to." Inabot niya sa dalawang plastic. Natira sa kami niya dalawa pang plastic. "Thanks," sagot ni Draco bago tinabi ang hawak niya. "Thank you, but for the end time, she's not my sister." Inis na sagot ni Rigel na kinatawa namin. "Pasyal tayo ulit dito, ha?" Pilit ni Melissa kay Kalisto. Nangiti ako sa kanilang dalawa. "They look like they are cool with each other." "Of course, Mrs. Kapag lumabas na si baby." Ngumisi ito na ikinailing ni Melissa. Mabilis na dumakon tingin ko sa tiyan ni Melissa. Impis pa yun at hindi halata. "Ang tagal naman," maktol nito. Ngunit nawala doon ang atensyon ko matapos maglapag ng slice ng pizza sa plato ko si Thunder. "Here, nasa Arabella Cafe kami. We ordered for pizza, salad, pastries, and coffee." "Busog na ako," bulong ko sa kanya. "Madami na ako nakain at hindi nakain ng tiyan ko." "Sigurado ka?" Tiningnan pa ni Thunder ang pinagkainan ko. Matapos makita maraming hindi na siya nagpumilit. Siya na lang kumain sa pizza. "Kylie, nina ka sa baby ko, ha?" Hinawakan ni Melissa ang kamay ko at ngingitian. "Sure, no problem," ngiti ko. "Yung heaven ko, gawin mo ring ninang," biglang sabi ni Regel. "Hindi qualified, hindi pa kayo," sagot ni Thunder rito. Ngunit imbis na maasar si Regel ay nangisip pa ito. "Bakit? Hindi rin naman kayo, ah." Natigilan ang katabi ko. Tumawa sila kaya naman napailing at natawa ako. "Tss, bakit ba wala akong laban?" Sumusukong sagot nito. "Sagutin mo na, Kylie," asar nila. My smile faded, naalalang gusto niya ata si Mila at malabong ligawan niya ako. Nilingon ko siya ngunit wala sa akin ang tingin niya. Uminom si Thunder sa iced tea. Kita ko pa kung paano gumalaw ang Adam's apple niya sa kanyang panglunok. Si Mila ang nililigawan niya. Wala sa loob na bigkas ko. Nagsinghapan sila at natahimik din bigla. Tila hindi inaasahan ang sinabi ko. Ramdam ko pang paninigas ni Thunder sa tabi ko. "Who's Mila?" Hindi maiwasan tanong ni Draco. "No one," mabilis ang sagot ni Thunder na kinalingon ko sa kanya. Nasa lubong ko pang nag-aalab niyang tingin, tila galit at handa akong parusahan. Hindi ko siya kinibo. Kahit nung makarating kami sa bahay, hindi ako nagsalita. I felt bad. Pero hindi rin naman ni Thunder tinanggi ang paratang kung nililigawan niya si Mila. O sapat na sagot niyang no one, kahit na. Dapat ay tinama niya pa rin. Ugali na niya yatang hindi sumagot sa mga tanong at hindi itamang kahit na ano. I go straight to the shower to wash up, to lessen my indescribable feelings and to at least forget about Thunder for a while. Ngunit napasigaw ako nang paglabas ko'y nakaupo si Thunder sa kama ko, nakayukyuk ang ulo na sapon ng mga palad niya. Nakapatong pang mga siko niya sa nakabuka niya mga tuhod. Anong ginagawa mo dito? Humigpit ang kapit ko sa tuwalya. Iniwasang hindi mahulog. Umangat ang tingin niya, mukha siyang problemado. Nalilito tila hindi sigurado. Did you really think that I was courting Mila? Mahinang tanong ni Thunder, I shrugged my shoulders. Sumunod pa doon ang tingin niya, napalunog pa siya ng kinukunot ng noo ko. Ang sweet niyo kasi last time, nung nagdala kami ni Nanay Lina ng biko. Did you find that sweet? Napaisip ako, pareho silang tumatawa. Minsan pang umangkla sa braso niya si Mila. Sinakay pa niya sa sasakyan niya. Pero sinakay ka rin, Kylie. Siguro, you were both laughing and happily talking. Bakit, hindi ba siyang nililigawan mo? Binigyan ko siya ng isang sulyap at bahagyang tinasa ng kilay. He shook his head and stunned. Hindi, hindi ko siya gusto. Hindi? Sinong ililigawan mo kung ganun? Kuryosong tanong ko. Wala pa, balak pa lang. Hinagod ni Thunder ang buhok niya.
Napatingin pa siya ulit sa mga balikat ko. Sino? Kusang lumabas yun sa bibig ko. I don't want to jump into the conclusion. Maraming nagkakagusto sa kanya at imposibleng wala siyang natitipuhan sa lugar na ito. Ikaw sana. Diretsong seryosong tingin ni Thunder sa akin. Umawa ang mga labi ko at napatitig sa berdeng mga mata niya. Sincerity is evidently written in his eyes as if that is the only thing he is serious about. But why me? And how come? I lost my voice and can't build an argument. I'm unable to speak what's on my mind. And when he didn't get my response from me, he shrugged his shoulder and left me without a chaotic and arguing mind. At dito na po nagtatapos ang 11th kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.